Ito yung isa na to, mas maganda kasi kalbo na yung base niya eh. Uy, umalulong yung aso. Ayun, umalulong yung aso. Okay. So, ang gagawin ko po ay umalulong yung aso, nakakatakot yun ah. Sa lahat. 21st ng ano yata po ngayon? 21st ng May. Nakalimutan ko. Kasi dapat dito ngayon may ano kami, may federal election kami, so kailangan namin bumoto, pero nakaboto na ako ng maaga through postal sa sulat. So okay lang na hindi na ako pumunta para bumoto ngayong araw na to kasi nandoon na yung ano ko, yung boto ko sa Commission on Election nila dito sa Australia. So sa araw po na to ay naisipan ko lang na imbis na gawin ko ito kasi normal na ano to, normal na na ginagawa ko sa ganitong time ng taon yung pag wire, yung pag-wire ng mga ano ko, ng mga seedlings ko na isang taon na magdadalawang taon yung edad. So nilalagyan ko sila ng ano, nilalagyan ko sila ng wire para bigyan sila ng galaw na magiging ano nila, galaw sa future. Bali isang stage po ito ng pagano, ng pagdevelop ng bonsai from seeds. So itong mga bonsai na to ay itinanim ko as buto nung November 2020. So ngayon ganito na sila kalaki. So mabilis ang po lumaki. So galing na naman dito ay pag naging dalawang taon sila, mag-uumpisa na silang mag-umubo ng ugat. Pero yung pag-bend na ganito ay nakakatulong din sa pagtubo nila ng ugat. Kasi every time na mag-bend ka ng ganito, ay napupunit mo yung ano, napupunit mo yung cambium layer nila, yung mga fibers ng cambium nila. So, po oras na mapunit mo yung fibers ng cambium na yun, yung mga part na to, na mga mababa, na wala halos dahon, ay nagkakaroon ng bagong growth, yung bagong balat, o bagong cambium na oras na nire-repair nila yung mga na-snap, yung mga na putol na fiber ng cambium oras na pinaluktot ng ganito, ay tutubuan ng bagong layer ng cambium po. So oras magtubo yung bagong layer ng cambium, ay minsan tumutubo na din yung mga sibol doon sa ano na yung layer na yun. Kaya nga importante na huwag dapat tanggalin yung mga dahon na ito. Pwedeng gupitin lang pero huwag mong bunutin kasi oras ng binunot mo ay wala nang tutubo, na may tutubo pero 50-50 na po, hindi na ganun yung assurance na tutubo pa yung sibol sa part na hinatak mo yung ano niya, hinatak mo yung dahon niya, sinira mo yung base ng dahon na ito, yung isang pares ng dahon na ito ay nasira. Kasi dito sa base na ito, ng dahon na ito, ay dito nagsisimula yung mga sibol. Yung base nito, ito yung pinaka-nucleus ng mga sibol. Nandito sa base na ito, kung tawagin ay fascicles. So oras na sinira mo yan, ay wala na. Pero oras na binaluktot mo ng ganito, ay parang na ano mo, na induce mo, na encourage mo yung puno na mag-umpisa ng sibol doon sa mga na putol na o nag-stretch ng mga fibers ng cambium. So oras na mag-stretch yung fibers ng cambium, mag-umpisang mag-repair yung cambium layer. Pag mag-umpisang mag-repair yung cambium layer, so possible na tutubo yung sibol doon. Kaya minsan magugulat ka na lang after mo na ibaluktot yung puno na katulad nito, ay
nag-umpisa siyang sumibol, madaming sibol. At isa pa yung nangyari dito, oras na binaluktot mo yung puno na ito, may mga reason po eh, sa base observation ko. Oras na binaluktot mo yung puno ng ganito, ay parang sinabihan mo yung puno na pinutol mo yung apex niya. Kasi yung Japanese black pine is apical tree po, yung malakas yung dulo niya, yung pinakadulo sa taas. Oras na hindi mo pinutol yung dulo sa taas, hindi mo kinontrol yung energy ng dulo sa taas, ay normally hindi siya magsasanga sa baba. Hindi siya magsasanga kasi yung concentration lang ng energy niya ay pupunta sa taas lahat, papunta dun sa apex niya. So oras na pinaluktot mo siya ng ganito, ay parang may binago pa sa system niya. Parang binago mo yung system niya, parang binago mo yung priority ng system niya. So binaluktot ko ng ganito, yung nangyari, parang yung pakiramdam ng puno ay naputol yung apex niya. So dahil sa naputol yung apex niya, sa akala niya, ay magpapatubo siya ngayon ng panibagong apex. So doon nag-umpisa yung mga panibagong mga sibol. Tumutubo yung mga sibol, nag-umpisa mag-activate yung mga nucleus o yung mga fascicles ng base ng mga needles. So dahil sa pag-umpisa ng activation ng mga nucleus o sa base ng needles, yung fascicles, ay nagkakaroon kayo ng panibagong mga sanga. So minsan yung mga sanga na yon ay sumababa. May mga nagsasabi na, uy, yung mga seedlings ni Brother Sai, napakalegi. Ibig sabihin, napakahaba. So paano ko gawing bonsai yan? Eh, napakahaba. Dapat yung bonsai pandak. Pero hindi po ganun. Pwede pong isolve yung legi na problema ng seedlings sa pamamaraan ng pagpatubo ng mga sibol malapit sa roots o malapit sa trunk niya. Halimbawa, napakahaba ng sanga, ano? Napakahaba ng sanga. Tapos, sabi mo, anong gagawin ko dito sa sanga? Kasi yung sa Japanese black pine, hindi naman pwedeng putulin yung sanga. Kasi pag pinutol mo yung sanga na walang matitirang dahon, ay mamamatay yung sanga na yun. Yun yung attitude ng Japanese black pine. Oras na yung pinutol mo yung sanga at hindi mo tinirhan ni isa man lang na dahon, ay mamamatay yung sanga na yun. Kasi yung dahon na ito yung nagsisilbing parang water pump, parang bomba ng tubig. So, bawat isa nito ay parang water pump. So, yung trabaho nila ay hatakin yung energy papunta sa part na yan kung saan sila naka-tumutubo. Hatakin nila yung energy. So, yun yung trabaho ng every needle ng Japanese black pine. So, pag oras na tinanggal mo yan, ay hindi na magpo-flow yung dagta papunta sa sanga na yon na kinalbo mo. So, pag oras na hindi na magpo-flow doon sa sanga na kinalbo mo, ay mamamatay yung sanga na yon. So, kaya nga, kailangan na huwag kalbuhin yung Japanese black pine. Hindi dito applicable yung ginagawa natin sa ibang klaseng puno. Hindi siya pwedeng i-defoliate, fully defoliate. Pag pinolive defoliate mo siya o almost 90% o 80% defoliation, may chance na magkakasakit yung puno at mamamatay yung puno. So hindi pwedeng ganun kasi yung energy ng Japanese black pine ay hinahatak pataas sa ano niya, galing sa mga dahon niya. Yung energy ng Japanese black pine ay nasa roots niya. Kailangan hatakin ng dahon papunta sa taas. Di katulad sa ibang puno na yung energy nila ay nandun na sa dahon nila. So, yung flow ng energy nila ay wala ng limit papunta sa dahon nila, papunta sa taas. Hindi ganun yung attitude ng Japanese black pine. Yung energy niya nandun sa roots niya, tapos kailangan hatakin pataas ng bawat dahon na ito. So, kung gaano kayabong yung Japanese black pine yung sa taas, ay ganun din kalakas yung ano niya, yung health niya. So kung makapal yung dahon niya, madaming dahon niya, maganda din yung health ng Japanese black pine. So okay po. So ngayon ay bali end ng spring, ng autumn sa Australia, bali taglagas. So malamig na po yung panahon, sa gabi po malamig na. Madami kaming ginagawa sa gabi para lang mainit yung kwarto, nilalagyan ng heater, nagkukumot kami, makapal yung kumot namin, ilang doble yung kumot namin para lang maganda yung tulog namin, hindi kami lalamigin. So ganito yung weather sa mga temperate countries na katulad ng Australia. So meron kaming summer, winter, autumn, spring. So sa time ng autumn,
spring tsaka winter, malamig. Sa winter, napakalamig. Sa autumn, spring, parang medyo okay lang. Parang yung Christmas atin sa Pilipinas. Pero oras na naman, umpisa na yung winter, ay doon na yung malamig. Walang snow po dito, pero malamig. Malamig katulad yung mga snow. Minsan, umaabot kami sa pinakamababa na na, ano ko mula nung nandito ako, nung tumira kami dito, pinakamababa na na-experience ko is minus 5. Minus 5. Hindi sapat yun para magkaroon ng snow, pero sapat yun para mamuo yung tubig sa, pag naglagay ka ng isang timba ng tubig sa labas, biglang pagising mo sa umaga, may lumulutang na yelo sa taas. So yun, ganun po kalamig dito. But anyway po, yung time nito ay magandang time para mag-umpisang mag-wire sa mga young trees na tulad nito. Sa mga puno naman na medyo may edad na, pwedeng minor wiring din sa time na to sa mga dahon nila, sa mga branches nila katulad nito. Japanese black pine po ito. Ayan. Sa mga branches niya, maaaring pwedeng maglagay ng minor minor wirings. Sa mga ano naman, sa mga ibang puno katulad ng mga maples, ay ito yung time na tinatanggal mo yung wire sa sanga nila, kasi sa time na ito hindi masyadong maliwanag yung araw. So ibig sabihin, hindi din malakas yung pressure sa loob ng system ng puno, hindi din malakas yung hatak ng dagta papunta sa taas. So pag oras na nag-umpisang mag-wire bite yung sa mga deciduous sa puno katulad ng maple, mag-umpisang mag-wire bite yung wire sa sanga nila, ay parang naging restricted yung flow ng ano, restricted yung flow ng dagta. So maaring yung part na yun na hindi nasisinaga ng araw, halimbawa nakatalikod yung maple mo sa araw, yung part na yun na nakatalikod sa araw ay mamamatay yung mga sanga. So makakalbo yung dahon dun sa kabila. So sayang naman, parang ganun. So ito yung time sa mga maples na pinuputol yung mga wire sa mga sanga nila na hindi nakikita ng araw. So hinahayaan mo mag-flow ng maganda yung dagta kahit mabagal, pero makaka-flow siya dahil hindi siya nag-wire bite doon. Sa part na yun, saka tinanggal mo yung wire sa part na yun dahil walang araw, walang masyadong, hindi maliwanag yung araw, hindi masyadong malakas yung heat. Yung heat kasi yung puno tumutubo gamit yung heat, yung light, saka yung hangin nga, yung aeration, kasi nagpo-flow yung hangin, nagki-create yun ng anong tawag dito, yung transpiration, yung pag-release ng ano sa dahon niya, pag-release ng fluid sa dahon niya papunta sa air. Doon yung isang process ng photosynthesis, so nagre-release yun ng fluid sa air. Tapos nagko-collect siya ng sunlight, kahit hindi talaga yung light na sunlight, na yung ray ng araw, tatamaan siya, pero at least maliwanag, daylight yung araw. O, at saka yung init pa, kasi yung init din yung nag-create ng pressure sa loob para maganda yung flow ng dagta, parang ganun. Okay, so ang gagawin ko lang po ngayon ay magkano tayo, iwa-wire ko ito, yung mga seedlings natin. Kasi preparation nga para sa pagiging bonsai nyo sa future. Hindi pa natin pwedeng tawagin na bonsai ito. Maraming po sa Pilipinas na pag ganito, bonsai na yung tawag agad. Hindi pa po bonsai ito. Bali, yung tawag dito ay parang ano lang, materials. Hindi pa pwedeng tawagin bonsai ito. Yung bonsai ay talagang ayos na at mukhang puno na talaga yung puno na dinidevelop nyo. Ito, materials pa lang. So pwedeng sa future, magkaroon siya ng sanga dito sa bawat dewang niya. Dewang yung tawagin dito, yung kembot niya ba. So dito yung magandang tubuan ng sanga, yung mga kembot niya, yung mga kembot. So sa future, magiging magandang bonsai siya, at binigyan natin siya ng galaw. So maganda na yung hugis niya sa future. Tapos pag depende sa anong tangkad yung gusto niyo, halimbawa gusto niyo yung matangkad na puno, yung mga dalawang talampakan, luwagan niyo din yung baluktot niyo. Huwag kayong magbaluktot ng talagang tight, yung parang spring na. Huwag kayong magbaluktot ng ganun. Isipin nyo na kung ano yung gusto yung ma-achieve na puno. Pag gusto yung maka-achieve ng puno na matangkad, pangit naman kung matangkad siya tapos puro spring siya sa katawan niya, puro spring mula sa base niya, puro spring yung hugis niya. So dapat ibagay din yung kitid ng baluktot niya
o lapad ng baluktot niya sa tangkad na gusto niyo ma-achieve. So katulad nito, gusto kong maging siguro mga 1 foot and a half yung taas nito o maging 1 foot lang. So ganito kahaba yung pagbaluktot ko sa kanya. Kasi bagay din sa kanya, kahit mag 1 foot tall pa siya, bagay yung baluktot na yan sa kanya. Pag tumaba siya, bagay yan sa kanya yung baluktot na yan. Pero pag oras na 1 foot o 1 and a half foot yung gusto kong height na kanya, tapos mas makitid pa dito yung baluktot ko, i-imagine nyo na lang kung ano yung mangyayari pag oras na lumaki yung trunk na ito, tsaka magsisiksikan yung mga baluktot na yun para siyang spring. So ibabagay din yung kitid at lapad ng baluktot niya sa magiging tangkad na gusto niyong ma-achieve sa kanya. So yun po, isang idea po na gusto kong sa inyo ipasa, yung ganun na idea na ibagay. Mag-isip ng advance kung nag-umpisa ko sa ganito na puno. Mag-isip ng advance anong gusto kong maging siya sa paglaki niya at bagay kaya sa kanya yung itsura niya ngayon. Pwede nating ayusin pa rin yung mga sa tuktok, pero yung mga sa base, pag oras na mag-umpisa na itong kumapal, hindi na natin pwedeng ayusin ito kasi hindi na ito kayang ibaluktot. Mahirapan natin ang ibaluktot. Kaya ngayon binaluktot ko siya sa ganitong edad na less than pencil. Maliit pa siya sa lapis ngayon. Parang two-thirds pa lang siya ng laki ng lapis, ng taba ng lapis. So sa ganitong time ng edad niya, ay kaya ko pa siyang i-manipulate. Kaya kong i-manipulate yung base niya. Kasi kahit kung nagbaluktot tayo, dapat napakalapit sa ugat eh. Dapat napakalapit sa ugat. Kasi pangit naman kung malayo ka sa ugat, may ganun siya, may tuwid siya, tapos nag-umpisa ka magbaluktot dun sa taas. So pangit tingnan. So dapat as far down as possible, baluktot mo siya malapit na malapit sa ugat para mukhang natural yung pagbaluktot. Eh, hindi yung matuwid siya, tapos may baluktot siya sa taas. Para siyang eskwala, yung gamit ng karpintero na right angle na ganun. Parang ganun siya. Kasi hindi mo nga siya nabaluktot na maaga nung time na kaya pa siyang i-manipulate yung lambot niya. So kaya ginawa natin to na binaluktot natin siya na maaga. So ito yung good timing ko sa experience ko sa pagpapatubo ng Japanese Craft Pine. Ito yung best timing na magbaluktot, yung isang taon yung seedlings. Kasi yung isang taon ko ay almost kasing laki na ng lapis eh. Mabilis yung growth ng mga seedlings ko. So okay po. So sa pagbabaluktot po ay hindi kailangan na mag-isip ng madami. Kasi may mga nagsasabi na ay binuluktot ko sila, pare-pareho yung galaw nila. Pareho yung galaw. Dapat iba-iba naman yung galaw. So gaano po kadami yung possibility ng pagbaluktot? Gaano kadami yung mga galaw na pwede nating gawin? Iilan lang po, siguro mga 10 lang. So pag meron kayong 200, katulad ko may 300 dyan na seedlings, pag meron kang 300 na seedlings, yung 10 na yun ang possibility ng pagbaluktot mo, ay may posibilidad, malaki yung possibility na magkakapare-pareho. So sasabihin mo na, oy, hindi magkapareho yung itsura ngayon ng puno na to sa future, magkapareho sila. So hindi interesting, kasi baka sabihin ng iba na pare-pareho yung galaw ng mga puno ko. Huwag kayong mag-isip po ng madami na ganun. Huwag niyong isipin yung mga ganun na bagay. Kasi oras na mag-umpisa na ng sibol itong puno na to, mag-umpisa siya magkaroon ng sanga, hindi po siya magiging kasing kamukha nung isa. Kahit isa dito sa kanila, hindi magkapareho yung itsura kasi iba-iba yung tubo ng mga sanga nila sa taas. Nag-umpisa silang tubo, tapos iba-iba din yung desisyon na gagawin mo. Kasi itong pinakadulo na to, ang pinaka-purpose lang nito naman, kung ako yung naggumagawa ng bonsai from seeds, from seedling, ang pinaka-purpose ng tap na to ay sacrificial. So gagawin ko lang sacrificial ng tap na to kasi alam ko ang pinakamalakas ng tap na to. So gagawin ko siyang sacrificial, hayaan ko siyang tumubo para palakihin niya yung base na to. Oras na malaki yung base na to, puputulin ko tong mataas na to. Puputulin ko, babalik ko doon sa pinakamababang sanga. Sa sanga na gusto ko. So yun, ganun yung pag-solve ng problem ng leginess, yung pagiging mahaba ng mga seedlings. Ibabalik mo siya sa future, pag oras na na-achieve mo na yung kapal ng trunk na gusto mo, ibabalik mo siya ngayon doon sa sanga na gusto mo. Tapos yung sanga na yun yung didevelop mo as new leader niya. So, naintindihan niyo po.
So ganun yung pag-solve ng ano, ganun yung pag-solve ng ligonis, yung pagiging mahaba ng mga ng ano, ng mga sanga o ng pagiging matangkad ng puno na sobrang tangkad naman, parang pangit naman na gawing bonsai yan, napakapayat saka napakatangkad. Hindi po problema yon kasi pwede nyo siyang ibalik. Oras na nag-develop na yung mga sanga dito, na-develop na yung bonsai mo dito sa baba, pwede mo patulin nyo ngayon yung apex na ginawa mong sacrificial. Yung purpose lang niya ay hatakin yung energy papunta sa taas na mabilis para lumaki yung trunk ng mabilis. Sila din yung pag root escape mo, yung pinahayaan mong lumusot yung ugat dito sa baba, yun, magpapabilis din. So pag pinagpartner mo yung dalawa na yun, yung apex na ginawa mong sacrificial saka yung root na pinaalpas mo sa ilalim, ay mabilis tumaba yung base nito, yung base niya, saka lumaki yung mga roots niya. So mga technique po yun sa pag ano ng alaga ng seedlings o pag bubonsai galing sa seeds. So okay. So ganun din yung mangyayari sa sanga. Oras na may meron ka sanga na napakahaba, yung gagawin mo lang, hintayin mo na mag-umpisa siyang sumibol nang malapit sa may puno at pumutol ka doon malapit sa may sibol na yon. So yung nangyari ngayon, na-solve mo yung problem ng being mahaba siya. Tinanggal mo yung pinakamahaba niya, binalik mo doon sa kung saan part na nag-umpisa siyang sumibol na malapit sa puno. Yun yung mga pag-solve ng problema sa ligonis o yung pagiging mahaba ng mga tangkay ng puno. So binabalik mo lang, pinuputol mo siya doon sa bagong sibol niya. So bali, nag-umpisa ka ulit ng panibagong ano doon, panibagong sanga doon sa part na yun. Okay. Yung gagawin natin po ngayon ay papakita ko lang sa inyo kung paano mag-wire ng ano at kung ano yung iingatan. Normally, pag nag-wire ako, ay hindi ako masyadong nag-iingat talaga sa na kasi may mga nag-wire na hinahawi nila yung mga ano to, yung mga needles na to, hinahawi. Yung hawi niyo lang yung needles dun sa may base. Kasi yung wire na inilagay ko dito, yung sa may base niya, pag nag-umpisang kumagat yung wire sa may base niya, hindi ko tatanggalin yun. Yung gagawin ng puno doon ay lulundagan yun. Tutubo yung cambium niya, kapal yung cambium niya, tapos kakainin niya yun, yung wire na yun nasa loob. Hindi siya nasugatan kasi may limit naman yung coil ng wire, di ba? So hindi niya biniyak yung balat ng puno. Yung nangyari lang ay tumubo yung puno over doon sa wire. So yung tinatawag na cambium crossing o cambium jump. Nagja-jump yung cambium. Yung cambium, yung pinaka balat ng puno doon sa yung sa ilalim ng balat ng puno, yung pinaka ano niya, pinaka parang yung doon nagpo-flow yung dagta. So yung nangyari ngayon, tumubo yung cambium over doon sa wire. May example po ako ng ganun na papakita ko sa inyo sandali po. Okay, so ito po ay magtatatlong taon na seedling. Magtatatlong taon ito. So yun yung sinasabi, so yung sinasabi kong cambium na lumulundag ay ganito po. Ayun. Yung mangyayari dyan ay lulundag yung cambium, lulundag yung balat niya. Ayan, hakbang siya. Tapos magdudugtong sa kabila kasi hindi natin pwedeng pigilin yung paglaki ng puno. Kahit lagyan mo yan dyan ng wire, ay lulundagin yan ng balat ng puno. Ayan. Ayan. Lulundagin yan ng balat ng puno. So, maghakbang yan siya dyan. Hakbang siya tapos magdudugtong siya sa taas tapos kakainin niya yung wire sa loob. Kakainin niya. So kahit ano pa yung ilagay ko, kahit yung cable tie pa yung ilagay ko, lundag po siya dyan. Kasi kung nakikita niyo po sa mga ibang mga kwan, kahit maghanap kayo sa internet, makikita sa picture na minsan, kinakain ng puno yung buong kotse. Yung kotse na bulok, may tumubo na puno sa gitna, sa pinakagitna ng kotse. Lumusot siya sa chassis ng kotse, tapos pumasok sa loob ng kotse, tapos lumusot sa bubong. Tapos nung lumaki yung kotse, after mga ilang taon, siguro mga 20 years, kinain ng puno yung buong kotse. Ganun po yung tinatawag ng cambium jump. So hindi natin pwedeng pigilin yung pag-ano ng puno, yung paglaki niya, ng pagsakal sa kanya ng ganun. Pag sinakal mo siya, kakainin ka niya. Kakainin ka ng tissue ng puno, yung ano niya, yung ano niya,
tawag doon. Basta kakainin ka ng tissue ng puno. Kakainin siya. So minsan nakikita nyo yung puno ng kapitbahay sumandal sa bakod nyo. Tapos after few years, nung nagbinata na kayo, nung bata kayo, nakita nyo nakasandal yung sa bakod nyo. Nung binata na kayo, nung napansin nyo ulit, yung puno nasa kabilang bakod na, yung bakod nasa loob na ng puno, kinain ng puno. So ganun po yung tinatawag na cambium jam. So kaya yung gagawin ko ay hindi ko tatanggalin yung sa may base na ito, tatanggalin ko yung sa may taas. So hayaan ko tong sa may base na to na nabigtiin yung puno, tapos kakainin siya ng balat. So sa part na yon na kinain ng puno yung wire na yon, ay mag-umpisang mag-create yung wire sa loob ng parang irritation. Hindi naman irritation na papatayin yung puno, pero mag-umpisa siyang irritation na kasi may foreign object sa loob ng puno. So yung gagawin ng puno ngayon, kakapal. So ganun po, isa po yun sa technique kung paano pabibilisin yung pag-kapal ng base ng puno sa paraan ng pag-bigtiin siya. Hindi siya bigti na papatayin mo siya, kundi bigti lang na lalagyan mo ng foreign na material yung loob ng system ng puno, ng cambium niya, ng tissue niya. Lalagyan mo ng foreign material. So ang gagawin ng puno ay babalutin niya ng babalutin ng layer ng cambium yon. So yung mangyayari yun, kakapal, mamamaga yung base ng puno. Pag namaga yung base ng puno, kumapal din yung trunk ng puno nyo, gumanda yung puno nyo. So ganun po yung balak kong gawin dito. Na-observe ko po, ito late ko na nilagyan ng mga wire, kaya hindi masyadong makapal, pero dadaigin sila ng mga bats na ito. Kasi ito, yung bats na ito, ginawa ko lang parang experimental yung bats na ito. Dito ako nag-base ng gagawin ko sa susunod ng mga bats ko. So anyway po, para bago maaba yung kwentuhan natin, kasi binibigyan ko siya, kaya hindi ko mapigilan yung sarili ko na bigyan kayo ng mga pointers eh. Yung gusto ko matuto kayo kasi alam ko, dyan sa Pilipinas ngayon, ay dumadami na yung mayroong Japanese black pine at gusto ko matuto kayo tungkol sa Japanese black pine. So yung gusto yung matutunan yung Japanese black pine, panoorin nyo lang yung video na to dahil madami kayong matututunan about Japanese black pine sa video na to. Halos na focus na yung video ko ngayon sa Japanese black pine kasi nga ito yung ano ko talaga, yung pinaka-paborito kong variety ng puno. Pangalawa yung juniper, yung simpako. Pero ito yung pinaka-paborito ko talaga, kaya nag-umpisa ako talaga sa seeds para lang matutunan ko ang ugali ng puno na ito, kung paano siya lumaki at kung ano yung stages ng mga changes niya, kung paano niya bago-baguhin yung sarili niya sa paglaki niya. Kasi nakikita niya pag galing sa seeds siya, tuwid lang siya naman siya, pero hindi ganun yung nangyari. Oras na lumaki siya talaga, nagbabago yung forma niya, nagbabago yung hugis niya. Siya mismo, kinuhugis yung sarili niya, kahit hindi mo siya baluktotin, kahit hindi mo siya ibaluktot, ay babaguhin niya yung hugis niya. Magbabago siya talaga. Depende sa panahon, depende sa sikat ng araw, depende sa kung saan nanggagaling yung mga kung ano-ano. So babaguhin niya yung sarili niya. So anyway, ang gagawin natin po, ay tuturo ko lang sa inyo sa 1-year-old na Japanese black pine na turning 2 years old na ito sa November. So bali mga isang taon kalahati. So sa isang taon kalahati, kung ano yung pwedeng gawin sa kanila, so yung gagawin ko lang ay bibigyan ko sila ng hugis. Bibigyan ko sila ng movements yung trunk niya. Tapos pang nagbigay ko ng movements yung trunk po, dapat malapit na malapit sa root line kasi maganda tingnan pag yung ito, tanggalin natin sa paso para makikita niyo na mabuti. Maganda yung baluktot pag malapit sa root line. So tanggalin natin yung layer ng lupa. Ito maganda yung niya, roots. Makikita niyo ang ganda ng roots niya. Ito. Ganda yung roots niya. Yan, punong-puno. Kaya ito sa spring, lagyan natin mga 3-4 months from now kasi magwi-winter na, isa 6 months winter na. So mga 3-4 months from now ay ililipat ko na ito sa paso na kagaya nito. Malaki. Tapos yung paso na to is hydroponics, madaming butas. So yung aeration ng loop ng hangin sa lupa ay maganda. So maganda yung tubo ng puno dito, madaming loop, madaming ano, kasi gusto ng Japanese black pine ay elevated siya, tapos malayo siya sa basa.
hindi naman siya, hindi mo siya babasain kasi didiligan mo din naman siya. Okay lang siya nagdiligan, basta wag lang mag bumaha sa loob, wag lang magputik sa loob. Pag oras magputik sa loob ay malamig na, titigil na yung lakas ng growth niya, tapos magkakaroon siya ng parang pagkabulok sa loob ng roots niya. Kasi yung Japanese black pine ay coastal tree po. Sanay siya sa nakauka siya sa lupa. Yung tinatamaan siya ng bagyo, nakauka siya, natumba siya. Sanay siya sa ganun. Sanay siya sa binubugbog siya ng kalikasan. Pero hindi siya sanay sa palaging basa na katulad nung kapatid niya na red pine. Yung red pine na variety ay inland variety po yun ng pine. So yun ay sanay sa baha, sanay sa plus flood, sanay sa kung sa ano-ano. Kasi inland na variety yun. Pero yung Japanese black pine ay coastal variety. Palaging hindi tumitigil yung tubig sa kanya. So palagi siyang tinatamaan ng bagyo, tinatamaan ng matinding init ng araw, tinatamaan ng matinding hangin. Pero hindi siya binabaha kasi coastal nga siya. Dagat may exit yung tubig. So ano din siya, laban din siya po sa maalat na tubig. Kahit diligan mo yung Japanese black pine ng maalat na tubig, hindi siya basta-basta mamamatay. Laban siya kahit yung salt spray sa dahon niya. Parang healthy yun sa kanya, yung tinatamaan siya ng maalat na tubig sa dahon. Parang healthy yun. Kaya paminsan-minsan, yung nangyari dito, ay inisprehan ko to minsan ng maalat na tubig. Minsan lang, hindi palagian. Para lang ibalik yung normal niya na hardiness ba. Parang ibalik. So, yung roots niya po ang ganda. So, 4 months from now, ililipat ko na siya dito. Sila dito. So, mahirap na trabaho po kasi 300 yung seedlings ko dyan ngayon na ready na i-wire saka ilipat sa pot na ito sa 4 months from now. So, sa ngayon, out of 300 na seedlings ko dyan, ay 4 pa lang yung na-wire ko. So, ilan pa yung natira? Madami. Magastos din kasi yung wire, mahal. Mahal yung wire. Kaya kanina, nag-iisip ako ng ibang ano alternative, kung ano yung magiging alternative na pwede kong gawin maliban sa pag-wire. So, pwedeng maglagay ako ng bamboo stick. Tapos, doon ko siya ipulupot sa bamboo stick. Pero, hindi ko pa alam yung difficulty level ng ano na yon, ng paraan na yon. So, yung ginagawa ko ngayon ay kung ano lang yung kaya kong i-wire at kung ano lang yung kaya kong gastusan. So, pwede sigurong gumastos ako hanggang 100, tapos yung natirang 200 ay gagawin ko ng paraan na paano sila ilagay sa wire nga, paano ko sila ibaluktot na bigyan ng kwan. Kasi initial movement lang naman to, hindi naman to final na movement pa, initial lang to. Para lang magkaroon sila ng movement bago sila tumigas. So, yun lang naman yung purpose nito. So, hindi kailangan na talagang maganda na. Kasi papakita ko sa inyo kung ano yung gagawin ko na hindi kailangan magandang-maganda yung initial movement. Importante lang nabaluktot mo siya at nabaluktot mo siya close to the base niya. Kaya hinukay nga natin yung base niya. Saka malakas pa yung seedlings ng Japanese black pine, hindi sila basta-basta namamatay katulad dito na nilabas ko siya. Kahit ilagay ko to sa lamesa ng isang linggo na ganito lang siya, hindi siya mamamatay. At malakas pa yung Japanese black pine ng mga seedlings. So yung gagawin natin po, susukatan natin siya. Susukatan natin ang wire na ito. Ito yung number 2.5 na aluminum wire. Number 2.5 ito. Sukatan natin siya ng kasama yung haba ng paso niya. Tapos dapat lumagpas ng konti sa taas niya. Okay. So 2.5 po ito. 2.5 yung wire na to. 2.5. So yun yung haba ng puno. Nilagyan ko ng extra sa dulo. Kasi magbabaluktot pa kayo. So yung every baluktot na yun ay mga half inch yun. So babawas ng half inch sa ano. So bilangin mo lang kung ilang baluktot yung gagawin mo. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. So, pito is 3.5 inch sa pito. So, 3.5 inch yung babawasin mo dito sa dulo niya. Tapos yung itong part na to ay itutusok mo pa sa base. So, kailangan na medyo dagdagan mo ng konti yung ano. So, yung gagawin ko, hanapin ko ngayon yung may baluktot na katulad nito. Nakabaluktot na siya papunta dito. So, doon ko itutusok yung wire na ito. Doon ko itutusok. Doon ko i-anchor yun sa may baluktot. I-anchor yun sa base ng puno. Yan sa base lang. Itusok lang sa base. Oh. Tusok lang. Tusok sa base. Huwag na itusok sa paso o kung anuman. Tusok lang sa base. Tapos, ibabaluktot ko siya as close to the roots as possible. Ayan.
as close to the roots as possible at mahigpit po, mahigpit yung pagbaluktot. Pero hindi yung higpit na talagang i-vibrate mo yung balat niya. Hindi. Tapos ingatan po, lagyan ng support ng daliri nyo na huwag siyang umikot. Kasi pag umikot siya, biglang tanggal yung balat ngayon, patay yung buong puno sa taas. So, ingatan po. Tapos, dito sa may base, sa unang mga kalahating dangkal, ay kailangan hawiin nyo yung dahon niya. Kasi nga doon sa sinabi natin na hayaan kong magkumain dito, hayaan kong kainin siya ng balat. So, kailangan tanggalin ko yung dahon, hawiin ko yung dahon para hindi naman makain pati yung dahon. Yan. So, tanggal ko. So, yun na. So, dito sa may baba, kalahating dangkal, iniwasan ko yung dahon. Yan. Para hindi naman dagdag yung dahon dun sa ano ng puno, sa effort na kainin yung wire. Kasi 6 months from now, kapal po ito. Kakapal yung trunk niya. 6 months from now, pag umpisa na ng spring, pag umpisa na bumalik yung init ng araw, ay bibilis na naman yung pagtubo niya. Mag-umpisa naman siyang tumubo ng mga candles, yung mga kandila-kandila na yung ano niya, sibol niya sa taas, ay mag-umpisa na naman kumapal yung trunk niya. At pag nagkumapal na yung trunk niya, ay higpit na siya dito sa may wire na to at kakainin niya itong wire na to. So this time, hindi ko natatanggalin yung wire. Hindi katulad dun sa mga unang batch ko na tinanggal ko yung wire. Parang natakot ako. Tinanggal ko yung wire. Pero nung huli, na-notice ko na hindi naman pala dapat katakutan yung pagkain ng wire dun sa may base. Kasi tulong pa pala yun para kumapal yung ano, kumapal yung base. So ngayon po nagawa ko na, kalahating dangkal na yung na wire natin na hindi natin sinama yung dahon niya. So yung gagawin naman natin ay pwede nang ipulupot ng kahit anong paraan doon sa taas. Ipulupot na kahit na maipit yung dahon, wala nang problema. Ipulupot lang sa may taas. Yun. Pulupot. Ayun, okay na. So napulupot ko na, yun. Iniwasan ko lang dito sa may baba kasi nga doon yung gusto nating ilagyan ng i-encourage yung cambium jump, yung cambium crossing niya. Doon natin i-encourage sa may baba. So dito pagdating sa may taas, wala nang problema. So ngayon, paano natin babaluktutin siya? Paano siya natin babaluktutin? So ito, hanapin ko, mayroon siyang baluktot na dito. So hindi ko na kailangan baluktot dyan. So yung gagawin ko, lalagay ko yung daliri ko dito. Uy, umalulong yung aso. Ayun, umalulong yung aso. Okay. So, yung gagawin ko po ay umalulong yung aso, nakakatakot yun. So, ibaluktot natin dito, ilalagay ko yung daliri dyan, tapos ibaluktot ko siya ng as low as possible doon. Ibaluktot ko siya sa may ano. So yung pagbaluktot ko po, at pagbaluktot ko sa kanya, ay ganyan. So isang counterclockwise or vice versa clockwise, isang counterclockwise. So ngayon nakabaluktot siya ng ganun ano, doon sa may base niya. Isang counterclockwise, tapos isang clockwise. Ayan, isang clockwise. So counterclockwise, wag yung dire-diretso na counterclockwise hanggang sa dulo kasi magmumukhang spring yung ano niyo yun, yung seedling niyo. So yung ginawa ko ay nag-isang counter ako tapos isang clockwise, so may taas. Tapos yung sabi ko nga sa inyo kanina na i-estimate niyo kung ano yung gusto niyo ma-achieve na height ng puno, doon yung ibagay yung lapad o skidded ng baluktot niyo. Dahil mataas yung gusto ko sa kanya, lalaparan ko ng konti yung baluktot ko. Ayan. Pero parang kasi matangkad ngayon gusto ko sa kanya. So ngayon, dahil naka-counterclockwise, nag-counterclockwise tayo, tapos nag-clockwise naman tayo. So yung sa taas na naman, counter na naman yon. Counter. Yun. Counter na naman. Yung sa may taas. Ayan. Yun lang. So, ayan. Ayan. So ganun na po yung hugis niya sa ngayon. Initial movement niya yan, yun yung mangyayari. So yung mangyayari ngayon ay babalik natin siya sa paso niya at hintayin niya yung 4 months after. Hintayin niya yung 4 months after na magmula sa time na to, 4 months, ay babalikan natin siya at ililipat natin siya sa paso na to. Yun yung gagawin natin. So gagawa pa tayo po ng isa. So ito yung ginawa natin.
So ngayon gagawa tayo ng isa ulit para masana yung ano niyo, yung mata niyo. So normally nung maliliit sila ay meron silang ganun, nilagyan ko sila ng tusok kasi natutumbas sila ng hangin eh. Kasi nung maliit sila, masyado silang mahaba, tapos natutumbas sila ng hangin. Pag humihip yung hangin, natutumbas sila. So nilagyan ko sila ng tusok na ganun para may ano sila sabitan. So ngayon naman, yung gagawin natin itong isa. So ganun ang paraan pa rin po. Yung haba ng paso, tsaka yung haba dito sa taas, lagyan ng extra. Lagyan ng extra. Ito yung isa na to, mas maganda kasi kalbo na yung base niya. So hindi na natin hawiin yung ano. Pero mag-umpisa itong in 6 months time, mag-umpisa itong mag-sibol sa baba. Mag-umpisa itong mag-sibol sa baba. So ganun yung gagawin natin. Hawiin natin yung, hanapin natin yung pinaka-base ng roots niya. So hinahawi ko yung lupa. Hinahanap ko yung pinaka-base ng roots niya. Yun, nakita ko na. So yung gagawin ko, hanapin ko yung may baluktot na, diba dito. Tapos doon ako tutusok. May baluktot na. Huwag matakot po na maputol yung ugat. Okay lang yun. Maliit lang naman yung ugat. Maliit lang naman yung dulo nito. Hindi niya kayang putulin yung malalaking ugat talaga. So, nag-ano ako ngayon dyan. Nag-curl ako malapit sa base talaga. Yan, malapit sa base. Kasi pag malayo sa base, pag oras na kumagat siya, ay pangit yung tingnan na may gap sa gitna na between sa roots niya at sa unang pamamaga niya ay may space na maliit. So kaya nga dapat malapit sa base para pag kumain doon, kakagat siya from base, from root base pataas. Maganda yung yung taper niya, maganda. Malaki, paliit ng paliit po sa taas. So ngayon po tayo, higpitan na naman po ulit. Higpitan. At dahil dito, nawala siyang dahon sa may baba, ay madali natin siyang maikutan kasi hindi na tayo maghahawi ng kung ano-ano. Yan. Pero oras na mag-umpisa na mag-realize yung puno na, uy, nagbaluktot, may naputol, parang naputol yung taas ko, ay mag-umpisa kong magtubo yung mga mababang sanga, may baba niya. Okay, so ito may sanga na nga po siya eh. Oh, may sanga dito na tumutubo. Ayan. May isang nga tumutubo dito, mababa. So dahil po naabot na natin yung height na to, yung sa may taas, ihawi pa natin sa over sa sanga na yon kasi baka masira yung sanga na mababa. Okay. So dahil naabot na natin yung height na yan, lumagpas na tayo doon sa part na gusto nating i-wire bite sa future, ay pwede natin iikot nang wala nang pakialam kung maipit man yung ano niya, yung mga dahon niya. Wala nang pakialam yun. Okay, so nalagay na natin po, ganun. Nalagay na natin siya. So yung gagawin natin ngayon, baluktot na naman natin siya. So kung doon sa kabila, nag-umpisa tayo sa counterclockwise. Dito naman mag-umpisa tayo sa clockwise. Okay. So saan ba yung clockwise papunta doon? Okay, so mag-umpisa tayo sa clockwise. Pero depende na din sa ikot ng ikot ng wire. So dito pala, gagawin ko counterclockwise na lang. Kasi yung wire natin ay counterclockwise din. So oras na iikot ko siya ng clockwise ay luluwag yung wire. So yung gagawin ko dahil umiikot nga ako, nagkamali ako ng ikot na naging counterclockwise yung wire ko. So hindi ako ngayon magsasalungat sa kanya. So susundin ko din yung counterclockwise yung ikot para mag-maintain na mahigpit yung wire natin. So counterclockwise na lang yung ikot natin dito. So sa una, ikot siya, counter. Counterclockwise siya. Okay, counter. Yan. Counterclockwise siya. Yan. So, nabaluktot natin yung base. Malapit sa base talaga. Yun, no? Malapit sa base. Tapos, nag-counter tayo clockwise. So, yung gagawin natin sunod ay mag-clockwise na naman tayo. Clockwise tayo. Yan. Mag-clockwise tayo. So, pwede natin siyang patayuin ngayon. Patayuin. Yan. Yan. Uy. So yun po yung maging initial na movement niya hanggang sa maging mga tatlong taon. Pag oras na naging tatlong taon siya ay babaguhin na naman natin yung mga movement, yung adjustin natin yung movements niya. Tatanggalin natin yung part na hindi natin gusto at ayusin natin siya.
So yun po yung magiging ano. Ito po natuklap ng konti oh. Pero hindi po yan sapat para mamatay yung ano, yung seedling. Natuklap ng konti yung ano niyan, yung balat sa may base. Pero mababaw lang naman, hindi umabot dun sa may cambium niya. Kaya hindi pa rin mamamatay. So okay po. So ganoon lang po. So sana po ay may natutunan kayo sa pinag-aralan natin ngayon tungkol sa pagbaluktot ng Japanese black pine sa tamang panahon at sa tamang laki ng tamang size ng ano ng trunk niya. So sana po may natutunan kayo at sana po magamit niyo din diyan sa mga Japanese black pine, kasi alam ko po madami na yung merong Japanese black pine sa Pilipinas. Alam ko po mahal diyan sa inyo yung Japanese black pine. Dito po sa amin mura eh. Kung ako magbenta nito hindi aabot ng 1,000 eh. Alam ko diyan sa inyo lagpas ng 1,000, may 1,500, may 2,000, may 10,000. Pero dito po sa amin, pag ako nagbenta, ganito kalaki, na dyan mabibili nyo ng 1,500. Sa akin, siguro mga 700 pesos meron na kayo nito. 700 pesos meron na kayo nito, o 500, pinakamababa. Pwede kong benta po ng ganito baba kung nandyan ako sa Pilipinas. Pero dahil nga nandito ako sa Australia, so sorry. So kung dyan lang po ako sa Pilipinas, ay makaka-avail kayo nito ng worth 700 pesos o 500 pesos lang. Pwede kong benta sa inyo ng 500 lang yung isang seedling na ganito. Pero dahil sorry nga, dahil nandito ako, so pasensya na kayo. So gumastos kayo na lang dyan ng ano para magkaroon kayo. Pero maganda po yan, hindi kayo malulugi. Oras na lumaki yung Japanese black pine ng katulad nito ay ang ganda po. Pwede mabenta ng kung ilang libo na. So ito siguro may ano na to eh. May mga 20 years old na ito. 17 years old itong puno na to. So sana po may natutunan kayo at sana po ay enjoy nyo lang pagbubonsai nyo at saka enjoy nyo yung Japanese black pine nyo. Madami na akong nakikita dyan na may Japanese black pine sa Pilipinas. Natutuwa nga ako kasi sabi ko, uy, madami na sila. So madami nang manunood sa video ko. Kasi madami kang natutunan na ano ko, parang sinave ko kayo ng ano na to, ng part na to, na dapat sana kayo yung nag-spend ng time para matutunan, para nag-save na kayo nung time na ito. Tinuro ko na sa inyo, so naka-save na kayo sa time na ito. Yung gagawin niyo lang naman ay panoorin yung mga video ko tungkol sa Japanese black pine, kasi magmula ngayon parang almost lahat na nang gagawin ko puro Japanese black pine eh. Kasi next spring ito, yung mga ito ayusin ko na yung mga ano nito eh, mga forma nito sa spring eh. So mga 5 months from now ayusin ko na yung mga forma nito pag umpisa silang mag ano na naman, bumilis yung pagtubo nila. So sa ngayon, kung ano lang yung trabaho na dapat gawin ko sa mga seedlings ko, ayun lang muna yung makikita nyo. Pero sa spring iba na naman yung gagawin, pati yung mga ganito gagawin ko din sa spring. Ngayon pahinga yung ano eh, pahinga yung Japanese black pine. Wala halos trabaho na nagagawin sa mga Japanese black pine ngayon kundi magpahinga. Kahit evergreen sila na hindi sila natutulog sa spring, pero binibigyan din namin sila ng chance na magpahinga sa time na ito. Tsaka tinitigil namin yung pati yung pag-fertilize ng sobra. So mababa lang yung fertilizer ngayon, yung nitrogen mababa lang kasi hindi naman laki lang ang gamitin eh. Kasi hindi nga mainit eh, malamig. So hindi masyadong active yung growth ng Japanese black pine sa time na ito ng taon. Okay po, so sana po may natutunan kayo sa maikling video natin, maikli ba, parang umabot yun ng isang oras. So sana may natutunan kayo at tuloy nyo lang yung pag-alaga ng Japanese black pine dyan. Kahit mahal, kahit magkaroon lang yun kayo ng dalawa, okay na yun. At least, huwag nyo isipin na yung puno ay mahal. Isipin nyo na yung knowledge na ibibigay sa inyo ng puno. So 1,500, kung kaya nyo mag-spend ng 1,500, bili ng seedlings yan. Alam ko sa Padugay, sa North, sa Baguio, sa Benguet, alam ko meron. Kaya lang medyo mahal yung benta nila. Kasi kung nandyan nga ako sa Pilipinas, 500 lang meron na kayo ng Japanese black pine. Hindi ko gagawing mahal ito. Yung gagawin ko ay magbenta ako ng seedlings ng mura para magka-avail yung lahat. Pwede naman ako magbenta ng mahal doon sa mga developed na naging bonsai na. Pero sa mga seedlings, mura lang. 500 meron na kayo nito. Kaya lang wala ako dyan. Kaya pasensya na kayo. So ito po yung konting maitulong ko sa inyo ngayon sa topic na ito, sa Japanese black pine. Sana po ay patuloy nyo lang i-support yung channel ko.
wala masyadong nanonood ng channel ko, pero alam ko sa future merong nanonood ng channel ko. Tuloy-tuloy lang yung ano ko, tuloy-tuloy lang yung pag-post ko ng mga topic, mga video, at natulong na din sa inyo. Kasi alam ko dumadami na may Japanese Black Pine sa Pilipinas. So sana po kung may katanungan kayo ay i-drop niyo lang diyan sa inbox natin, at sasagutin ko yan pag napansin ko, nakita ko, kasi hindi din ako buong time na libre. Kung kailan ako libre, kaya ako gumagawa ng video. Pero pag most of the time busy din ako sa trabaho . So kung makita ko yung ano diyan, pasensya lang kayo kung delay yung reply ko, pero sasagutin ko po yan pag nakita ko yung ano niyo, yung message niyo. So sana po ay may natutunan kayo sa pinag-aralan natin ngayon, yung pag-wire nga ng Japanese Black Pine sa tamang edad, sa edad na 1 taon. Sana may natutunan kayo, at sana magkaroon kayo ng chance na magkaroon ng Japanese Black Pine dyan sa Pilipinas. Kaya alam ko madami nang meron dyan, at sana magkaroon din kayo. Kung wala pa kayo ngayon, sana magkaroon kayo. At kung meron mo kayong Japanese Black Pine, ay ito yung mga video na dapat niyong panoorin. Dito niyo matutunan yung tamang pag-aalaga. Magtanong lang kayo sa akin at sasagutin ko yan. Kung may katanungan kayo tungkol sa kung anong substrate yung kailangan niya, kung anong frequency ng watering, at kung ano yung aftercare na kailangan sa mga pag halimbawa nag-wiring kayo ngayon, anong aftercare na kailangan niya, sasagutin ko po yan sa inyo. So magandang umaga po sa lahat, at maraming salamat po sa panonood niyo sa video na ito. Salamat po.